Hey, what is up guys? I'm Car and welcome to my YouTube channel. This is Car Gonzales Vlog. So ngayong araw, ang gagawin natin ay sasagutin natin ang mga tanong na binigay sa atin ng mga nag-comment dun sa pinost ko nung isang araw. So ayun, may ilan siyang comment, so tatry natin sagutin. So tara! Para sa unang tanong, galing siya kay Altea May Ferrer. Sabi dito, would you go back in time if you were given the chance? Siguro ano? Sagot ko rito, oo. Kasi may mga bagay na gusto kong baguhin, tsaka may mga bagay na sabi ko, sana di ko na lang ginawa. So ayun, gusto kong bumalik sa past para baguhin yun. So, pero wala na tayong magagawa, kaya gawin natin yung sa tingin natin at tama ngayon para wala tayong pagsisihan, di ba? So, ayun. Next question na tayo. Galing naman to kay Erica May Reyes. Sabi dito, why there are some people that have guts to degrade a person's occupation just to gain popularity? So, eto yung ano, trend ngayon, di ba? So, why? Siguro kasi ano, mas madalas tinitingnan ng mga kamalian natin. So, actually, hindi siya kamalian eh. Mas nagpo-focus sila sa negative. So, ayun, na which is mali. So, mas dapat lahat ng bagay tingnan natin ng positive and kung ano man yung katayuan ng isang tao, huwag natin malitin kasi maranal yung trabaho ng isang tao. Maranal. Ayun. Huwag natin i-judge yung tao dahil lang sa kung ano yung estado niya sa buhay. Ganto na lang. Wala tayong karapatan na maliitin yung isang tao dahil sa kanilang estado sa buhay. Tama, kailangan natin magsumikap. Pero, huwag natin gawin halimbawa yung mga taong nagtatrabaho ng marangal. Pagiging tricycle driver, kasi connected to din sa tanong niya. Ang pagiging isang tricycle driver ay marangal na trabaho. Mahirap. Mahirap ang mamasada, gigising ka ng maaga. So, ang maano ko lang dito, bago tayong magsalita, isipin natin kung ano yung mga bagay na kahihinat na nito. Kasi, wala namang ginagawang masama yung tao. Kasi ano ba yung masama sa pagiging tricycle driver? Biktima lang din sila ng ano, ng kawalang oportunidad ng ating lipunan. So ayun, next na tayo. Sa next question. Asan? Ito, galing naman siya kay Nessa J. Bale. Ayun. Paano kayo nagkakilala ni Ira? So, ayun, nagkakilala kami ni Ira noong month ng April, way back 2018, ayun. Tapos, sa isang kasalan yun sa probinsya, tapos ayun, dumali siya sa kasal, tapos nakilala ko siya, pero hindi kami nag-usap. Nagkausap kami sa through FB na lang, ayun. So, dun ko siya nakilala. Tapos, next question. Galing naman kay Saira Kalilong. Why did you started to vlogging? Any inspiration? So, ayun. Nasabi ko na to dun sa unang vlog ko. Sa bakit nga ba ako nagbablog? So, ayun. Panoorin nyo na lang dun. Sinabi ko din na, ano, kung bakit nga ba talaga ako nagbablog? Kasi, ano, simula nung quarantine time, lagi ako nag-YouTube, tapos nakikita ko yung mga, nanonood ako ng mga ano, ng mga vlog, ayun, tapos sabi ko, parang ano, parang gusto ko din i-try, tapos, ayun nga, nag-try ako, tapos, kapag nag-try ka, ano, diba, sabi ko, trinay ko na lang din naman, ba't di ko pa ituloy-tuloy, kaya, ayun, hanggang ngayon, nag-vlog pa rin ako, pang one week ko pa lang, tapos ayun, salamat nga pala sa mga, nag-subscribe at nanonood. So, naka-ani na tayo. 100 plus subscribers. So, ayun.
Next question. Galing naman kay Cindy Guerrera. If you had given a chance to be someone else, who is it and why? So ayun. To be someone else. Siguro ano, yung lolo ko. Gusto kong maging siya kasi ano, sinakita ko kung paano niya binuhay yung pamilya namin. Kasi doon ako sa kanila tumira. So ayun, bukain pam kami. And kahit na isusubo niya na lang, ibibigay niya sa amin. So gusto kong maging katulad niya. Gusto kong maging ganun. Yung pagtatrabaho at pagtsatsaga niya, binibigay niya sa pamilya niya para lang ano, masustain, mabigay yung pangangailangan. So gusto siyang yun nga, ganun, gusto kong maging katulad niya. So next question, eto naman galing naman siya kay Paul Adrian Basaylahe. Bakit ang hirap mong kasingin? Siguro ano, wala lang, di ko rin alam eh. Kasi ano, kapag nasa ganung ano, inuman, mas tinitreasure ko yung memories kaysa sa pagtutok sa pag-inom. Ganun. So, next. Next question, galing siya kay Alexandra Galinato. If you could change only one moment in your past, ano ito at bakit? So, ano nga ba? Yun. Siguro ano, yung gusto kong baguhin, yung relasyon ko sa papa kasi bago siya nawala, ayun, maikwento ko lang. Once a year lang kami nagkikita, tapos sa once a year na yun, di pa kami masyado nag-uusap. So, gusto kong baguhin dun. Kasi every December lang yun, month ng December. Tapos, gusto kong baguhin yung ano, yung kapag nagkikita kami, gusto kong mas sana, pinagtunan ko ng pansin, mas sana, makilala ko pa. Ayun, yun yung gusto kong baguhin. Tapos, next question naman. Galing siya kay Bailey Binaventura. So, ayun, sabi niya rito, bakit di mo ako pinapansin sa personal? So, bakit nga ba? Ano? Siyempre, ano, nahihiya rin ako. So, ayun, di kita pinapansin kasi nahihiya ako. Kapit-bahay lang siya namin kasi. So, ayun. Sagot ko lang siguro yung tanong. Next question. Galing naman siya kay Gerald Abilita. Kamusta naman ang iyong quarantine life? So, ayun, kamusta ba? Eto, nagba-vlog. Yun, yung pinagkakabalan ko ngayon. Yun, yun lang. Ano pa ba? Next question. Katman Sibang. Galing siya kay Katman Sibang. So, kailan ulit get together ng Percy, Mr. Ex-President? Din yung part 2 ng Bulacan Escapade. Lol, haha. So, ayun. Ganun. Ganun yung pakakasabi niya. Ganun yung message niya. So, kailan ba? Siguro, ano, yung get-together ng Percy, kapag free yung lahat. Kapag walang ginagawa yung lahat, ganun. Kapag free. Tapos, yung part 2 ng Bulacan Escapade, siguro, ano, pag wala ng COVID. Tsaka, sana, sa part 2, mas madami tayo. So, ayun. Next question. Galing naman siya kay Arian Gilasa. What was the best vacation you ever took and why? Hindi kasi kami mahilig mag-vacation. Siguro kapag ano na lang, Christmas vacation. Kasi kapag Christmas vacation, dati ano, buo talaga kami halos lahat. Andito kami, tapos yun, nagkakaroon kami ng Christmas party sa bahay. Tapos lahat kami, ayun, naandun lang. Magkakasama, tapos ayun, masaya. So siguro yun, kapag Christmas vacation. Next. Galing siya kay Melanie Bigas, kay Ma'am. Ayun, teacher ko siya nung grade 9, science teacher. So eto, tanong niya, what did you do last summer? So ayun, ano nga bang ginawa ko? Ginawa ko lang nung summer ay, wala, cellphone, tulog. So, ayun. Tsaka, nag-ayos din ng mga requirement para sa next school year. So, ayun. Sana po nasagot ko yung tanong. Next question, galing siya kay Mark Anthony Dayo.
So ayun, sabi niya, what is your biggest fear? Why? Biggest fear ko, siguro yung ano, kapag may nawawala sa pamilya. Kasi ano, mahirap kapag nawalan ka ng ano, yun yung kinatawad ko. Kapag nawalan ka ng isang, kapag nawalan ng isa sa miyembro ng pamilya mo, kasi ano, hindi mo na may babalik yan eh. Tanging may iwan na lang yung mga alaala na kasama mo siya, tapos hindi mo na magagawa yung mga gusto mong gawin na kasama mo siya, tapos, di ba, masakit mawala ng pamilya. So, yun yung kinakatawad ko. Kaya ayokong pinag-uusapan yung about sa death, ganun. So, ayun. Next question. Galing siya kay Viana Barameda. Ayun, classmate ko siya nung elementary. Sabi niya dito, how to deal with toxic people? Ano lang, ako personally, siguro ano, mas mabuti na usapin mo siya about sa behavior. Kasi ano eh, lahat naman ng tao nagbabago. So, maaaring mas may pinagdadaan siya, ganun. So, maaaring mo siyang kausapin about sa behavior niya. So, para maayos pa, di ba? So, lahat naman nagbabago eh. Lahat mababago. So, ayun, kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like, comment, and share. At syempre, kung may gusto pa kayong pagkawa sa akin, just comment down below. And don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell. Once again, I'm Carl, and this is Carl Gonzalez Vlog. So, ayun, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay BJ Gaming, John Lloyd Bermillo, Mark Anthony Dayo, John Razor Pamones, Donna Bermillo, and April Joy San Andres. At syempre kay Jarby Dayo,